tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Kung pupunta ka sa Maynila, dapat kay Mami ka magpaalam kasi siya ang nakakakilala sa mga kamag-anak natin doon. Oo naman. Gusto ko lang marinig sa'yo kung anong saloobin mo tungkol sa sinasabi kong pagpunta ko sa Maynila. Maganda ro dun eh. Marami kang artistang makikita. Oh, teka. Nagri-ring ang cellphone ko. Hello, Chantal. Kumusta ka na? Ito, mabuti. O ano, nakapag-desisyon ka na ba? Gusto mo na bang pumunta dito sa Maynila? Ha? Maganda dito sa Maynila. Magaganda ang mall at maluluwang pa ang mga sinihan. Hindi tulad dyan sa probinsya. Kinagagalak kitang makilala. Ikaw palang trusted staff ng mami ko. Oo. Matagal na akong nagtatrabaho sa kumpanya ng mama mo. Teka. Sa tinagal-tagal ko ng pagtatrabaho dito sa kumpanya ng mama mo eh. Bakit ngayon lamang kita nakita? Alos kilala ko ng lahat ng malalapit na tao sa buhay ng mama mo eh. Marami nga sa kanila, empleyado dito sa kumpanya ng mama mo. Pero ikaw, ngayon lamang kita nakita. Wala ka bang posisyon dito sa kumpanya ng mama mo? Kung posisyon lamang pag-uusapan, matagal nang inialok sa akin ng mami ang posisyon mo. Bago pa yan ialok sa'yo, ay sa akin niya muna unang sinabi. Ganun ba? Ikaw pala dapat ang narinig sa posisyon ko ngayon sa kumpanya ninyo. Oo, kaso tinanggihan ko dahil ayoko eh. Hindi ko hilig magtrabaho sa office. Ang gusto kong gawin ay kung saan ako masaya. Di ba mas maigi kung yun ang ginagawa mo ay siyang hilig mo? Sabi pa nga ng iba eh, magtatagumpay ka lang kung mahal mo ang ginagawa mo o mahal mo ang trabaho mo. Tama. Kaya nga nagtagal ako ng ganito sa kumpanya ninyo dahil hilig ko rin talaga eh na... pinapagawa sa akin ng mama mo eh. Ang mag-travel, right? Oo. Teka, total naman eh. Malapit ang uwian, maka namang gusto mong samahan ako after ng office hours. Why not? Salamat ha. Oh, paano? Hintay mo lamang ako ng ilang minuto para sabihin na tayong lumabas. Sinasabi mong importante na sasabihin mo sa akin at talagang hinintay mo ang pag-gising ko. May hihilingan sana ako sa'yo, Mami. At umaasa akong mapagbibigyan mo ako. May hihing ka sa'kin? Oh, di ba? Ibinigay ko na, hindi ko ba ibinigay? Oh, sabihin mo sa'kin, anong gusto mo? Pera? Sasakyan? O magta-travel ka sa Europe? Sabihin mo lang. Gusto ko nga pong mag-travel, pero hindi po sa Europe. Hindi sa Europe? Saan mo gustong pumunta kung ganun? Sa Maynila po. Ano? Gusto mong pumunta ng Maynila? Oo, Mami. Anong gagawin mo sa Maynila? Wala lang. Gusto ko lang mamasyal sa Maynila. Ganun ba? Yan lang pala eh. Akala ko kung sa ibang bansa ka na pupunta. Sige. Ihanda mo ang dapat mong dalhin
at ipapasundo na kita sa pinsan ko doon. Bait-bait talaga ng mami ko. Wala na akong hiningi na hindi niya ibinigay. I love you, mami. Sige. At papasok na ako sa trabaho ko. Pinayagan mo palang pumunta ng Maynila si Joe. Hanggang kailan daw siya doon? Opo. Nasa hustong gulang na rin po si Joey. Panahon na rin siguro para makarating siya ng Maynila. Mamamasyal lang naman daw siya doon. At uwi din siya kagad dito. Ah, hayan na palang anak mo. Di ka na nahintay na umuwi sa inyo. Hi, Lola! Magandang hapon po! Magandang hapon din sa'yo, Apo. Susundin mo na ba ang mama mo? Naririto lang naman siya sa bahay. Ay, hindi po. Hindi ko po susunduin si Mami. Alam ko namang binibisita lang niya kayo . Bakit nga ba nagawi ka dito? Himala yata at ngayon ka lang ulit bumibisita sa lola mo. Kwan po kasi, Mami. Anong kwan? Baka hindi ako makatulog doon sa bahay natin mamayang gabi. Ano? At bakit? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Chantal, ikaw nga ba yan? Joey? Oo, mabuti naman at sinundo mo ko. Kung hindi, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pwede ba namang hindi kita sunduin? Special ka yata sa akin. Ang gwapo mo pala ng personal, no? Yan ang laging inaasahang sasabihin ng mga tao sa akin . Tara na kung ganon, para makapagpahinga ka na. Tansya ko . Pagod ka sa biyahe. Niyaya kasi ako ng isa kong kaibigan na doon muna ako matulog sa bahay nila, Mami. Dahil baka po abutin kami ng gabi sa pagpapractice namin. Mas malapit yung gym kung saan kami magpapractice . Ano ba namang practice yan? Buong araw at halos buong gabi? Kababahay mong tao! Kwan po kasi, Mami, sa makalawa na po ang presentation namin. Kaya puspuso ng pagsasanay namin. Ano ba kasi ang mapapala mo sa pakanta-kantang yan? Kinakain lang ang oras mo. Hindi ba half lang ang binabayaran ninyo sa tuition fee ko dahil sa akriba ko sa school activities? Bakit? Hindi ka ba makakapag-aral kung hindi ka magiging singer ng school? Kahit magkano ang tuition fee mo, ay kaya ko nang bayaran. Kaya nga naririyan ka sa eskwelahan yan. Ma, ito lang na naman tayo . Hindi lang naman ang perang malaga sa akin, kundi yung hilig ko mismo. Hindi! Hindi ako papayag! Mami naman! Pinapayagan nga kita sa pagsali sa school choir. Tapos, hindi ka pa pauuwin dito sa bahay? Pero ma! Kung ganyan rin lang na pati oras mo dito sa bahay, ay kukunin ang practice na yan. Ang oras mo, huwag ka nang sumali. Dahil kaya ko namang bayaran ang tuition fee mo! Mami! Mahilig ka rin pala sa beach? Nagustuhan mo ba dito sa Maynila? Oo. Ibang-ibang Maynila sa probinsya.
totoo palang sinabi ng mga kaibigan ko, magandang Maynila. Pwede rin tayong dumiretso sa Tagaytay kung gusto mo. May mga beaches din doon. Mag-enjoy pala ako pagkasama ka, no? Ang dami mong alam na pasyalan. Oo naman. Sulit ang oras mo pag ako ang kasama mo. Nasya kong ang nararamdaman eh. Masaya kang kasama, Chantal. Sinabi mo, walang boring na oras pag ako ang kasama mo, Joey. Anak, ano pang itinatayo-tayo mo dyan? Batiin mo naman ang Tito Marco mo. Waiter. Magandang tanghali sa iyo, Tito Marco. Magandang tanghali naman. Mahihain palang anak mo ito. Hindi siya katulad ni Joey. Oo. Magkaiba sila ng ugali ni Joey. Pero tulad mo, ang ganda-ganda rin niya. May pinagmanahan. Ay, sino bang maganda sa aming dalawa? Siyempre, kayong dalawa. Ano yun? Playing safe? Ano bang ginagawa natin? Kumain na tayo at kanina pa ako nagugutom. Hindi pa ba umuwi ang kuya mo? Abay, mag-iisang buwan na siya doon ah. Hindi pa nga ho eh, Lola. Mamimiss niya tuloy na makilala ang mapapangasawa ni Mami. Ano? Mag-aasawa na ulit ang mama mo? Bakit po? Hindi pa niya pinapakilala ni Mami sa inyo si Tito Marco? Ay, hindi pa eh. Lola, kung sakali ba eh, gusto niyo pa ulit mag-asawa si Mami? Ay, oo naman. Yan nga ang pinakahihintay kong sasabihin ng mama mo eh, ang mag-asawa ulit para may makakasama siya sa buhay niya. May magmamahal at may mag-aalaga sa kanya. Ay, teka po, ikaw, gusto mo na rin bang mag-asawa ulit ang mama mo? Wala pong problema sa akin, La. Kahit muling mag-asawa si Mami, ang inaalala ko lang kung papayag din si Kuya na muling mag-asawa si Mami. Eh, yun na nga eh. Paano malalaman ng kuya mo eh na gustuhan na niya yata ang buhay sa Maynila? Baka po sa susunod na linggo, nandito na yon. Nag-text ho siya sa akin eh na pauwi na siya. Mabuti naman kung ganon. At nang hindi na masyadong mag-alala ang Mami mo. Huwag kayo mag-alala, Lola. Tatawagan ko siya mamayang gabi para masiguro ko kung talagang uuwi siya dito sa atin. Abay, dapat lang. Baka kung ano-anong ginagawa na doon. Teka, kanina ko pa napapansin eh, parang matamlay ka yata. May sakit ka ba? Pinagalitan ka ba ng mami mo? Di naman po, La. Bakit ganyan ang itsura mo? Lungkot-lungkot mo, para kang may problema. Wala ho. Kaya lang po, dahil sa pagkapanalo ng team, kami ang overall champion ng buong school. Kaya kami ang ilalaban sa ibang team sa labas ng school. Talaga? Yun naman pala eh. Bakit ang lungkot mo? Hindi pa dapat eh, nagsasaya ka ngayon. Kwan ka sila. Hindi na po kasi dito sa atin gaganapin ang patimpalak, kundi sa ibang bansa na po. Ano? Opo. At hindi ko po alam kung papayagan ako ni Mami o hindi. Bakit hindi mo subukang magpaalam sa Mami mo? Nasisiguro ko na papayagan ka noon, lalo na nag-champion ang team ninyo. Music.
Congrats, anak. Ang sabi ng lola mo eh, nag-champion daw ang singing group ninyo. Opo, Mami. Salamat po, ha. Ah, siya nga pala. Kumusta naman ang magiging papa mo? Okay ba siya para sa akin, anak? Magiging papa ko. Alam mo, anak, hindi ko naman kinakalimutan ang papa mo eh. Walang araw na hindi ko minahal at inalala ang papa mo. Yun nga lang, ay kailangan ko rin ang makakasama sa buhay ko. Matagal na rin wala ang papa mo. Mami, hindi naman po ako tutol sa muli mong pag-aasawa eh. Oh, salamat, anak, sa pangunawa mo. Siguro naman ay wala ka nang masasabi na pinabayaan kita dahil alam mo kung gaano kayo minahal at inalagaan ng Kuya Johnny. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa inyong dalawa ng Kuya Johnny. Hindi magbabago pag nag-asawa ako muli ang relasyon natin bilang mag-iina. Ma, may sasabihin sana ako sa inyo. Oh, ano yun, anak? May participation ka na naman ba? Alam mo, anak, gusto ko naman ang ginagawa mong pagsali sa mga ganyan eh. Ang hindi lamang ako sang-ayon ay yung wala na sa oras ang pagpapractice ninyo eh. Abay, napapagod ka na ng gusto dyan. Magkakasakit ka, anak. Ma, may sasabihin ako sa inyo. Oh, ano yun? Eh, napili kasi ang grupo namin para sa isang choir competition. Talaga, anak? Binabati kita. Salamat po. Kaya lang po ay... Kaya lang? Ay, ano? Ipapadala po kami sa ibang bansa. Ano? Opo, gaganapin po ang singing competition sa New Jersey. Sa ibang bansa? Nako, wag na. Hindi ako papayag. Mami naman! Hindi ako makakapayag. Mag-quit ka na lang sa singing group na yan kung makakalayo ka sa akin. Mami! Mami, Lola, minsan nga lang akong humiling sa kanya. Hindi pa ako pinagbigyan. Eh, pagpasinsyan mo na ang mami mo. Hindi lamang siya sanay na mapalayo sa iyo. Eh, bakit si kuya? Pinayagan niyang pumunta sa Maynila. Eh, siyempre, lalaki yung kuya mo eh. Isa pa, malapit lang ang Maynila kumpara sa New Jersey. Amerika yun. Hindi la. Ang sabihin ninyo, mas mahal ni Mami si Kuya kaysa sa akin. Apo, huwag kang magsalita ng ganyan. Pariho kayong mahal ng kuya mo. Kung mahal kami pareho, bakit si Kuya lamang ang lagi niyang pinagbibigyan? Maski ako ang hilingin ni Kuya, binibigay niya. Maski ano ang hilingin ni Kuya, binibigay niya. Samantalang ako, ngayon lang ako hingi ng pabor, hindi pa ako pinayagal. Eh, kung ibang bagay lang siguro ang hiniling mo ay bibigay ng mami mo. Eh kaso, ang hinihingi mo ay paglayo mo sa kanya. Talagang hindi yun papayag dahil mahal na mahal ka ng mami mo. Ayaw niyang mapapalayo ka sa kanya. Kaya huwag ka nang magtampo sa kanya, apo. Kung pera naman ang hilingin ni kuya, binibigay niya kaagad kahit magkano. Samantalang ako, katakot-takot munang sermon bago magbigay. At hindi pa buong binibigay sa akin. Eh, baka naman, may pinaglalaanan lamang ang mami mo. Intindihin mo na lamang. May pinaglalaanan ng pera? Eh, bakit si kuya? Bigay siya kaagad. Bakit si kuya? Pinayagan pumunta ng Maynila. Naisip ko tuloy. Kung totoo nga ba ako anak ni Mami at Daddy? Lola, ampun lamang ba ako, ha? Ampun lang ako, Lola!
Ampun nga lang ba si May? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.